Good day mga ka-science go. Topic natin, prepaid wifi, paano gawin portable na pwedeng dalhin kahit saan basta't merong siyang signal at load na ang gamit ay power bank at boost converter. Ito yung mga gamit: digital multimeter, power bank, prepaid wifi, alligator clips, power bank cord, DC plug, DC to DC boost converter, and stranded wire, red and black. Ito yung wiring diagram. Okay, screenshot na lang para meron kayong kopya. Okay, wire natin yung power bank cord or yung cord mismo papunta dun sa mismong DC to DC boost converter. I-cut lang natin yung micro USB niya dun sa yung dulo niya. Basta nakat na natin, meron tayong red and white na wire. Kukonnect natin dun sa input ng DC to DC boost converter. Bali yung puti dun sa negative, then positive naman yung red input. Okay, so solder lang natin. Gamit ako ng helping hand para i-clip ko lang yung DC to DC boost converter. Inain ko yung white na wire dun sa in negative or yung ground, then the positive dun sa in positive or positive input. And na-solder ko na. Next step natin is i-measure natin yung output ng DC to DC boost converter using multimeter. I-set lang natin ng voltage, DC voltage, yung multimeter natin. Then ito yung DC adapter ng Wi-Fi, prepaid Wi-Fi. May output siyang 12 volts na kailangan natin iset dun sa DC to DC boost converter na 12 volts. Set lang natin ng 12 volts yung DC to DC boost converter. Gamit ako ng alligator clip, may measure ko lang yung output ng DC to DC boost converter. Punta doon sa probe ng multimeter. Then, i-plug natin yung USB port dun sa power bank. Plug lang natin dun sa USB port ng power bank. Then, on natin. Ita natin 5.6. Adjust natin into 12 volts yung output. Okay, using a mini screwdriver, i-hitnaan natin yung potentiometer ng DC to DC boost converter para ma-reach nyo yung desired ano natin, 12 volts. Mari counterclockwise yung rotation para ma-increase yung voltage.
once na na-reach niya yung 12 volts, ay okay na siya. Bali 12.1 yung nakaset ngayon. Remove lang natin yung multimeter. Ayan, mag-attach tayo ng DC plug. DC plug, i-connect natin. Yan yung connection mapunta dun sa prepaid wifi. Iwa-wire lang natin. So, solder natin yung stranded wire na red and black doon sa TC, doon sa DC plug. Ginamit ako ulit ng helping hand para i-clip niya yung DC plug. Then, i-solder ko doon sa stranded wire. Magsosolder ako lang sa yung makonect ko lang yung mga stranded wire using soldering iron. Once na na-connect na natin yan, na-solder na natin, yung dulo naman ng stranded wire papunta dun sa output ng DC to DC bus converter. Lagay ko na yung cover niya. Yan yung dulo mismo ng DC plug, yung red and black. So, solder natin dun sa output ng DC to DC bus converter. Once na na-connect na natin, test natin yung output using multimeter ulit. Kung nagbago ba yung 12.1 na sinet natin kanina. Ito yung multimeter. I-attach ko lang yung positive probe at saka negative probe dun sa output ng multimeter. Ipa-plug lang natin. Measure muna natin yung output bago natin diretso isaksak dun sa prepaid wifi natin. Baka masira eh. Measure mo muna natin kung exactly or 12 volts yung output. Saksak natin yung USB port. Ayan, kita natin sa 12.10. Okay siya. Try natin i-plug yung DC plug doon sa prepaid wifi.
automatic nag-off yung power bank. Ano kaya naging problema? Eh, try natin ng ibang power bank. Baka yung power bank mismo yung may problema. Eh, kuha lang ako ng ibang power bank. Eh, ito yung isang power bank na meron ako. I-plug ko lang yung USB port. Eh, naka-on naman siya. Then, i-plug ko yung DC plug doon sa prepaid Wi-Fi. Ipa-plug natin. Yun, okay naman. Nag-power on yung prepaid Wi-Fi. Test natin. Hintayin lang natin yung pag-boot niya hanggang magkaroon siya ng signal na Wi-Fi. I-test natin sa mismong cellphone kung makapag-connect tayo. Ay, nabot na siya. Try natin sa cellphone mismo kung makapag-connect tayo. Ay, punta tayo sa setting ng cellphone. Hanapin natin yung Wi-Fi. Bali, yung prepaid Wi-Fi na to, ang pangalan niya is Sansco Electronics. Ito yun. Ayan. Nakakonnect na tayo. Try natin sa internet kung may load ba yung prepaid Wi-Fi natin. Maapag-play tayo ng YouTube or maapag-browse tayo. Try natin. Ayan. Ayan. Nakapag-load naman siya ng mga pictures. Same time, i-play natin to. Try natin i-play. Ayan, na-play naman niya. Ah, okay siya. Ayan, nakapag-play siya ng video from YouTube. Ayan, okay siya. Using power bank at saka DC to DC boost converter. Try natin mag-Facebook. Nalo-load siya. Naglo-load naman. Ayan, konektado siya sa mismong prepaid Wi-Fi natin. Try tayo mag-search. Okay naman siya. Nakapag-search siya. Try sa settings. Eh, try kong bunutin kung mawawala yung Wi-Fi na Sansco. Yun, na-disconnect tayo dahil namatay yung Wi-Fi natin. Ay, bumalik dun sa default Wi-Fi ko. Wow! Mali, wala na yung Wi-Fi kasi nag-off na. I-on natin ulit. Plug natin. On naman yung power indicator. Okay, a few minutes siguro magbo-boot nito. Hintayin lang natin. Nagkaroon na ng signal yung prepaid Wi-Fi. Nagkaroon na ng Wi-Fi. On muna. Oh. Ayun, nag-connect na siya sa Sansco Electronics.
Try natin ulit i-test. Mag-Facebook tayo. Ayos siya, okay. Okay. Try natin i-fix yung mga component gamit ang glue gun. Ayan, fix natin sa likod ng prepaid wifi yung DC to DC boost converter using yung glue gun natin. Ayan, glue stick, glue gun. Gamit natin dito sa likod. Hintayin natin mag-dry. Then, measure natin yung DC plug natin. Putulin natin, masyado mahaba. Sakto lang dun sa DC boost converter. I-cut lang natin, then attach natin using soldering iron. Solder natin. Na-fix na siya. Lagyan natin glue gun yung mga terminals. Saan nakasolder yung mga wires para for safety purpose. Mukha lang ako ng glue stick na ubusan tayo. Yan. I-glue-glugan na natin yung mga wires. Yan, okay na siya. Let it dry. And after na okay na tuyo na to, test natin ulit kung gagana pa ulit. Minsan kasi pag pinifix yung isang module, minsan hindi na gumagana. Kaya test natin ulit. I-plug natin ulit yung power bank. Na power on naman. Test natin kung magkoconnect sa cellphone ulit. Try natin munang mag-initialize yung prepaid wifi natin. Thank you.
Yun, lumitaw. Connect natin. Tap lang natin. Check natin kung mag-play ulit ng YouTube. Pag-search tayo sa YouTube. I-play natin yung YouTube. Yan, nakapag-play siya ng video. Mute ko lang. Ma-copyright tayo. Search tayo ng na lang, MP3. Mag-play tayo ng MP3. Ayan. Play natin to. Ayan. Ayan, nag-play siya. Mute ko ulit. Baka ma-copyright tayo. Ayan. Ayan, nag-play siya. Okay siya. Kahit saan yan, pwede mong dalhin to basta may power bank ka. At the same time, syempre mayroon load dapat yung prepaid wifi mo. At may signal yung provider. Mamay na doon sa pinuntahan mo, useless tong ginawa natin. Pero kahit saan, pwede mong dalhin to basta mayroon siyang load. At the same time, mayroon din siyang signal doon sa place na pupuntahan mo. Eh, pwede natin i-fix yung power bank sa likod din para handy siya. Then charge na lang natin pag low batch. Galing, di ba? Kung may natutunan kayo sa video na to, mga kasans ko, paki-like naman, share, and subscribe. Thank you so much.